Hello mga Lodi! Ngayon ay ating pag-aaralan ang tamang sequences o pagkakasunod-sunod ng structural works sa pagpapatayo ng ating mga bahay. Pero bago niyan, ay bibigyan ko muna kayo ng overview o mabilisang tour kung ano-ano ang mga stages or sequences ng ating structural works bago natin tuluyang himay-himayin ang bawat detalye. So, umpisa na natin! Pinakauna, kailangang linisin muna ang site para matanggal ang mga ugat ng puno, debris, at magkaroon ng tamang level ng lupa. Sunod niyan ay ang paghuhukay ng mga footings o pundasyon. Siyempre, bubuhusan muna natin siya ng plain cement concrete bago tayo maglagay ng mga porma at maglatag ng mga bakal. Ilatag na natin ang mga bakal ng footings at starter rebars para sa mga poste. Make sure lang na malinis, nasunod ang schedule, at may tamang concrete cover bago buhusan ng konkreto ang pundasyon. Magpalipas ng ilang mga araw hanggang ma-achieve ang tamang curing period ng concrete, saka tanggalin ang mga porma at i-backfill ang mga voids sa palibot ng mga footings. Ngayon naman ay popormahan na natin ang mga poste. Siya nga pala, kung napansin nyo, yung extension ng column rebars ay ginawa na habang inaantay ang curing ng concrete footings. Importante, bilangin o siguraduhin ng tama ang schedule ng column rebars, may tamang concrete cover at malinis ang dugtungan bago tuluyang isarado ang porma. Pagkatapos ng buhos ay magantay lang ng isa hanggang dalawang araw bago magtanggal ng porma sa mga poste. Kasunod nito ay maglalagay na tayo ng mga adjustable shoring at mga steel bearers para suportahan ang buhos sa unang palapag. Take note, monolithic ang buhos pagdating sa beam at slab, kaya sabay ang mga formworks. Bago ang buhos, siguraduhin malinis, sarado ang mga porma lalo na sa mga column beam connections, maglagay ng mga concrete bar spacers, at pinaka-importante sa lahat, dapat ay sundan ang schedule. Ngayon ay uulitin lang natin ang mga proseso. Dugtungan ang mga bakal sa column, linisin ang mga dugtungan, maglagay ng mga porma, at bago ang buhos ay maglagay na rin ng mga concrete spacers every 1/3 height ng mga columns. Pagdating sa shoring, same process pa din. Importante lang na huwag tanggalin ang shoring sa baba hanggat hindi na-achieve ng slab at beam ang kani-kanilang mga strength. Normally, ito ay nagtatagal ng 7 to 14 days, depende sa timpla ng kongkreto. Ngayon ay isa pang pasada para mas lalo nating maintindihan. Sumatotal, narito ang ilan sa mga mahalagang detalye pagdating sa structural. Generally, kailangan ng tamang mga splicings na makikita sa table ng inyong mga plano. Halimbawa na lang, ito ay nakadepende kung tension or compression members. Sa pagbend ng rebars, sundin natin ang tamang slope na 1:6. At siguraduhin may allowance para sa concrete cover ng mga columns. Pagdating sa connection ng column at beams, kailangan tuloy-tuloy pa din ang hoops o lateral ties. At siguraduhin tama ang lokasyon ng mga splicings sa biga tulad na lamang ng nasa larawan. Obserbahan din natin kung sinusunod ang tamang mga hook details na nasa plano tulad na lamang nito. Para maiwasan ang mga honeycomb lalo na sa mga columns, gamitin ng maayos ang vibrator at siguraduhin sarado ang mga porma para hindi lumabas ang katas ng kongkreto at magsettle sa baba ang mga aggregates. Kung sakaling hindi naiwasan at nagkaroon ng honeycomb, tanggalin lamang ang parte na apektado, linisin at mag-inject ng non-shrink grout gaya ng nasa larawan. Obserbahan din natin ang tamang araw bago magtanggal ng mga porma at maglipat ng mga shutters. Narito ang ilan sa mga tables na pwede niyong sundin. At panghuli, bago ang buhos, i-check ng mabuti ang concrete coverings. Gaya na lamang ng slab, kailangan ng 20 to 25 mm. Sa beam at column, kailangan ng 40 mm at 75 mm naman para sa pundasyon.
pwede niyong buklatin ang National Structural Code of the Philippines para sa tamang probisyon. Sana ay may natutunan kayo sa videong ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pang videos patungkol sa construction at structural engineering.